Bukas ay pagdiriwang ang araw ng mga puso, araw ng pag-ibig. Sa mga ganitong panahon ay maraming nagpapahalaga sa salitang pag-ibig. Karamihan din sa mga panahon na ito, dito sinasagot ng mga nililigawan ang salitang oo. Ito ay panimula at pagpasok sa isang relasyon bilang magkasing irob. Ngunit hindi lahat ay nakakamit ng mga ganitong bagay na sila ay mahalin at bigyan ng pagpapahalaga ng mga tao na kanilang minamahal. Kaya humaantong ito ng pagkabigo at masaktan ang kanilang mga damdamin. Sa Diyos ay may pag-ibig. Sa teksto na nabasa kanina mula sa Ebanghelyo ni Lucas, dito ay ipinapadama o pinapahayag ni Jesus sa kanyang mga disipulo na sila ay pinagpala. Sabi ni Jesus, "Pinagpala kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos." Sa panahon ni Jesus, ang mga taong dukha ay hindi binibigyan ng pagpapahalaga ng mga awtoridad. Kadalasan sila ay nasa labas ng bayan. At kapag ikaw ay isang dukha, ay hahantong sa pagiging isang alipin. Bilang isang alipin, ikaw ay pag-aari na ng iyong amo. At anuman ang kanyang naisin ay pwede niyang gawin sa iyo. Tulad ng ipagbili ka sa ibang taong mayayaman na naghahanap ng mga alipin, o kaya pagbayad utang sa mga taong napag-utangan ng iyong amo. Kadalasan ang pagiging isang dukha ay nakakaranas ng gutom at panlait ng iba. Kaya ang mga taong ito ay nawawala ng pag-asa. Tanging iyak na lamang ang kanilang kayang gawin upang mailabas ang sama ng loob. Kaya naman sa pagkakataong ito, pinapaunawa ni Jesus na bagaman na sila ay isang dukha, sila ay mapalad sapagkat ang kaharian ng Diyos ay sumasa kanila. Pinapaalam ni Jesus na mahal sila ng Diyos ang mga dukha, at pinapadama ni Jesus iyon sa pamamagitan ng paggagamot sa may mga sakit at nakakatanggap sila ng kagalingan mula kay Jesus. At sa pamamagitan din ni Jesus ay nakakakain sila ng libre. Kaya nabanggit ni Jesus sa talatang 21 ng kapitulo 6 ng Lucas, "Pinagpala kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin." Kaya isa sa mga himala ni Jesus ay ang pagpapakain sa mga tao. Sa ating panahon, maraming mga tumatangis tuwing sasapit ang agahan, tanghalihan at hapunan, sapagkat maraming mga tao na wala silang makain at mailatag sa pagkainan upang kanilang pagsalu-saluhin. Tanging ang laway na lamang ang kanilang nilulunok at itinutulog na lang nila upang mapalipas ang isang araw sa kanilang buhay. Sa ibang bansa na mahihirap din tulad ng ibang bahagi ng Aprika, may mga taong butot laman at may pagkakataon na sila ay namamatay sa gutom. Kaya kahit papaano ay mapalad pa tayo, hindi man buo ang ating pagkain na 3 beses sa isang araw, pero kahit papaano ay nakakakain pa tayo. Marami tayong mapapanood sa social media sa pamamagitan ng mga vlogger na kahit sa kapaparanggot na pagkain o pera na kanilang pagtulong, makikita mo ang pagluha at pag-iyak ng mga taong natutulungan at nabibigyan ng pagkain sa kadahilanan na sa araw na iyon ay sila ay makakakain. O kaya naman ay mayroon na silang panggastos para sa mga susunod na araw at hindi sila makakaranas ng gutom sa mga panahon na iyon. Ang mga ganitong pagtulong ay nagpapadama sa kanila na sila ay minamahal ng Diyos at hindi sila pinapabayaan. At dahil sa ganitong pagtulong, nabubuhayan sila, naharapin ang buhay, nagkakaroon sila
ng pag-asa at binibigyan sila ng inspirasyon upang pagpatuloy ang buhay. Mga kapatid, nawa sa panahon ng pag-ibig na ating ipinagdiriwang, naway maipadama at maipakita nawa natin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Hindi lamang ipadama natin ito sa mga karelasyon natin, naway maipadama din natin na minamahal natin ang ating kapwa sa pamamagitan ng malasakit at pagtulong sa kanilang mga pangangailangan. Tulad ng ginawa ni Jesus, minahal niya ang mga tao, lalo na ang mga dukha. Binigyan niya ito ng espesyal na pagtrato at pagtanggap. Tinanggap ni Jesus ang mga mahihirap at binigyan niya ito ng pag-asa sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at matyaga ang pagtuturo sa kanila na ipinapaalam ni Jesus kung gaano sila minamahal ng Diyos. Ang hamon sa ating ngayong araw ay naway maging tunay ang ating pag-ibig sa ating kapwa at hindi lamang napapanahon dahil sa sapit ang Valentine's Day. Kaya tayo ay nagmamahal. Nagmamahal tayo dahil sa naniniwala tayo sa mga turo ni Jesus at ito'y ating tinutupad at ipinapadama sa kapwa na sila ay mapalad sapagkat ang kaharian ng Diyos ay suma sa kanila. Sabi nga sa awitin, araw-araw ay pag-ibig, araw-araw ay Pasko. Sumainyo nawa ang tunay na pag-ibig upang masagawa ang pagmamalasakit sa kapwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.